on a cloudy day. What's up, mga kababayan? Kamusta ulit kayo? Ako po ulit si Jaime. Welcome po, mga kababayan, sa ating channel. At mga ilang araw din, mga kababayan, hindi tayo nakapag-upload. At sinubukan tayo, kung napapansin nyo, merong maga. Sobrang sakit ng ibig ko, mga kababayan. At kahit papano ngayon, medyo humuhupa-hupa. And kung bago ka sa channel ko, mga kababayan, ako po si Jaime, sa akong OFW dito sa Alcobar, Saudi Arabia, na gumagawa ng random lifestyle ng buhay ng isang OFW nagtatrabaho dito sa Saudi. Mga reaction videos at sports at trending topics. So yun, mga kababayan, no? Itong topic natin ngayon, itong isi-share ko sa inyo ay, mga kababayan. Sa mga hindi nakakaalam, mga kababayan, ang trabaho ko po, isa po akong fitness instructor dito sa gym. And regarding nga dito sa topic natin, mga kababayan, si Renton Labrador, since nasa Pilipinas ako, hindi pa ako dito nagtatrabaho sa Saudi, familiar na ako sa kanya kasi ito nga rin yung industry ko. So, merong iba na mga sinasabi niya or something na nagustuhan ko na kaya pinapalo ko siya. Meron naman na iba na hindi, pero at the long run, mga kababayan, no, pinitimbang-timbang ko din eh. Pero bago ako magbigay ng reaction ko, mga kababayan, no, panoorin muna natin kasi nag-trending talaga siya. Nung nag-trending siya, simula nag-trending siya, mga kababayan, ito yung unang-unang sagot at ito yung unang-unang video niya. So, tara. Saka ko, lahat ng tao nag-hate. Kuyo ka, sino ka? Wala ka na, wala ka ng boses. Lahat ng tao galit sa'yo. Ay, lahat ng tao pinabush ka. Lahat ng memes, nandiyan yung mukha mo. Nawala ng lahat sa akin eh. Ang hirap, hindi ko na rin kaya. Sobrang na-guilty. Totoo yun ganun. Sa isang motivation, Renton Labrador. Fuck you! Yes, here. Kumusta po ang lahat? Ito po yung first video after the issue. Alam ko na halos karamihan po na sumusubaybay ngayon ay aware sa nangyari. At yan po yung gusto kong pag-usapan. Ano ba talaga yung nangyari doon? Napabaliw na ba si Renton? Bakit niya ginawa yun? Ano yung reason bakit nangyari yung mga dapat mangyari? Okay. Paano ka ba mag-motivate? Paano mo siya mai-inspire? Paano mo matutulungan yung tao na mag-push sa sarili niya? Paano mo mako-convince yung kapwa mo para magpatuloy sa buhay? Dapat kilala mo yung tao or dapat may background ka? Kailangan mo silang maintindihan muna bago ka magbigay ng advice. Kasi kapag nalaman mo yung problema, na-identify mo, mas mabibigyan mo siya ng solusyon. Hindi mo magagawa ng paraan ang isang bagay kung hindi mo alam kung ano problema. And isa pa, dapat makuha mo yung attention niya. Napakahalaga nun. Dapat makuha mo yung attention ng isang tao para ibahagi mo sa kanya yung mensahe na gusto mong iparating. Tama. Ganun na dapat. Ngayon, pinagdaraanan natin yung pinakamahirap na maranasan natin sa lifetime natin. Pandemic, hindi natin alam gagawin. Walang nakapaghanda. Hindi tayo ready sa mga nangyari. Nagbago yung kilos natin, nagbago yung thinking natin. Apektado tayong lahat, hindi nagbibiro to. Walang sinasanto, lahat tayo, buong mundo. Ang hirap ng situation natin. Isip ako, i-give up na lang ba ako sa sarili ko? Sinisisi ko yung sarili ko, hindi ko na rin kaya. Ayoko rin makita na wala man lang akong kayang gawin. Kailan ba dapat mag-motivate ang tao? Kailangan natin yan dun sa point na mag-give up na tayo. Dun natin pinakakailangan ng motivation. So kailan yon? Ngayon natin siya kailangan. Kailan pa ako mag-motivate? Kailan tayo tutulong? Kailan tayo kikilos? Pagkatapos ng pandemic, baliwala na yung motivation, baliwala na yung inspiration kapag tapos na yung laban. Gusto kong tumulong, gusto kong gamitin yung platform ko para magbigay ng positivity, magbigay ng pag-asa, magbigay ng inspiration. Daling mag-motivate sa normal situation. Ngayong pandemic, nagbago lahat. Hindi natin alam ang gagawin natin. Lahat ng actions natin, nagbago. And ang pinakamalaking factor, the way tayo mag-isip, nagbago rin. Nag-isip ako kung paano ko mas makikilala kung sino ba talaga yung audience ko. Gusto kong malaman kung ano yung mga changes para maalam ko yung mga help na kaya nating ibigay. Ito ako nag-come up ng isang experiment. Hard Truth is my social media experiment. Para mas makilala ko pa yung audience ko. Kung ano ba yung mga needs nila, kung ano yung problema nila, kung ano ba talaga yung pinagdaraanan nila, at kung paano sila mag-isip. So rin ma-measure yung impact ko sa tao, yung influence na kaya kong ibigay sa kanila. The more na mas makakakuha ko ng detail, the more
na mas makikip ako, the more na mas makaka-relate ako, the more na mas matutulungan ko sila. Isipin nyo na ang gusto ko mag-build ng relationship sa mga netizen ninyo sa atin. The more na mas makaka-relate ako sa inyo, the more na mapupush ko kayo na magpatuloy sa buhay. At syempre, nung nag-come up ako sa idea na to, nag-isip din ako kasi malaking risk for me. Pwedeng mawala ng tiwala yung mga business partners natin. And yung mga taong naniniwala sa akin, pwede mag-doubt na baka hindi na ako pagkatiwalaan. Tinimbang ko eh, bakit ko ba narating to? Bakit ko ba na-achieve lahat ng to? Dahil naman sa inyo to eh. Dahil sa support ang binigay nyo sa akin, kaya tayo nakarating sa kung ano man yung meron tayo ngayon. So, hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Mas gusto ko na magbigay ng tulong kasi alam ko na kahit mawala ang mga achievements na to, kaya-kaya kong ibalik yan basta nandyan kayo sa akin. Kaya ako, naglakas ng loob na gawin tong experiment na to. Tama. Punta naman tayo sa plano. Ang goal ng plano, mas maka-reach tayo ng tao, pag-usapan tayo, makakuha tayo ng attention. Yun yung goal. Okay, tama naman. Mag-usapan sa content na pag-uusapan na makakuha ng reaction. Nagawa natin yan, makakakuha tayo ng engagement. Mas makikilala natin sila kung paano sila mag-isip, yung behavior nila, and ilang percent yung ganito, ilang percent yung ganito, and so on and so forth. After mag-post na content, para mag-believable yung nangyari, I need to take down lahat ng social media pages ko. And after that, kailangan ko mag-post ng public apology. Bago ako mag-post ng public apology sa personal page ko, nag-reach out na po kami kay Angela at sa mga taong na-offend before pa matapos yung issue. Ngayon may background na kayo sa nangyari, gusto ko naman ibahagi sa inyo kung ano yung mga natutunan ko personally dito sa journey na to, dito sa experiment na to. Yan yung pinaka-importante part. Yun talaga ang pinaka-mahalaga. May natutunan ka after all. Natutunan ko na mas sensitive na yung tao ngayon. Kung dati siguro is kaya nilang nagkabit yung mga certain words na ginagamit ko. Ngayon, hindi na. Yun yung una, pinaka-importante na natutunan ko dito. Kailangan piliin natin yung mga words na gamitin natin. Pangalawa, kailangan natin mas maging understanding. Dahil hindi natin alam kung ano yung pinagdaraan ng mga tao kausap natin. Nung nasa point na ako nang wala nang naniniwala sa akin, ang dami nagagalit sa akin, ang dami nag-hate sa akin, binash na ako. Doon ko nakikita na yung mga taong nakapaligid sa akin is hindi pala lahat totoo. Okay. Hirap niya nun. Yun yung nagkakamali tayo sa buhay. Kasi kapag nagkakamali ka, dyan mo talaga makikita yung mga totoong tao para sa'yo. Nawala nang lahat sa akin eh. Umagsak ako, lahat ng tao nag-hate. Uyo pa, sino pa? Lahat ng memes, nandiyan yung mukha mo. Doon ko na-appreciate yung mga taong pamilya yung turing sa'yo. Na kahit mawala ng lahat sa'yo, nandiyan pa rin sila at naniniwala. Nakita ko dito na lahat ng pagkakamali natin sa buhay, ng lapses natin, is meant to happen. Diyan mo talaga makikilala yung sarili mo. Paano ka mag-isip, paano ka mag-decide, sino ba talaga yung mga taong susuporta sa'yo kapag nandyan ka na sa baba. Darating talaga tayo sa point ng buhay natin na wala ng taong maniniwala sa atin. Na yung mga taong nakabaligid sa atin ay pwede tayong tapakan at husgahan. Gusto kong ipaalala sa inyo, kung nandyan kayo sa situation na yan, gusto kong huwag kayong tumigil. Wala kayong dapat i-prove sa ibang tao. Ang dapat natin gawin is mag-focus sa pag-fulfill ng mga rules natin. Sana nakapulog kayo ng inspiration, sana nagbigay po ng pag-asa para magpatuloy sa buhay. Pangalan ng fitness industry, mga kababayan, which is ito din yung trabaho ko, ito lang din naman yung masasabi ko, mga kababayan. No? Disclaimer lang, ito sa lobin ko lang to. Mababas niya ako, masabihan nyo na kung ano-ano. Basta ito lang yung sa lobin ko. Bilang nasa ganito ding industry na kagaya kay Sir Rendon. So mga kababayan, no? Pwede natin sabihin, di ba? Actually, ganito naman talaga yun eh. Pwede kasi natin sabihin, mga kababayan, na ang disiplina nagmula talaga sa atin, sa sarili natin. Kaya ako naman 'to nasabi, mga kababayan, kung disiplina lang, kita mo naman sa katawan ni Rendon. Kita mo naman sa achievement niya, kita niyo naman kung gaano siya ka-success. I think, correct me if I'm wrong, mga kababayan, ala pagkakaalam ko, si Rendon ay isang nurse. Then nag-start lang sa nag-gym hanggang naging gym instructor, naging fitness coach,
hanggang sa nagkaroon ng sariling business, yun nga ang Fitness Army, na which is unang-una na tayo dyan sa BGC. And then, kung iba-ibang branch na. So, yung mga babae, sobrang nag-success naman talaga siya sa ganyang genre niya, sa ganyang trabaho niya. Siguro ganito lang mga babayan, no? Nagsasalita lang siya base doon sa experience niya. Kung paano niya narating yung mga ganong achievement niya ngayon, siguro nami-misinterpret lang natin. So which is siguro, sa mga kababayan, no, sa akin lang talaga, ito lang naman opinion ko lang. Kasi meron lang siguro tayong nakikita na parang, well, Filipino mentality. No, hindi naman natin lahat eh, meron talaga yung mga crap mentality. Meron talagang ganon, yung mga Filipino culture. Nakita kasi natin na parang tumaas, gumanda yung sitwasyon, gumanda yung buhay. Umangatse. As in, nagsimula din naman siya sa wala, di ba? Nagsimula lang sa nag-gym. Pare-pares ako din mga kababayan, nagsimula lang ako sa nag-gym hanggang sa naging ganito na. Ito na trabaho, naging ganyan sa Pilipinas, naging fitness coach ako, naging dito sa Saudi, yun din ang naging trabaho ko, gym instructor ako dito. So, mga kababayan, no, dito kasi, nasa era na tayo ng social media na lahat na dyan, pwede na silipin, pwede na makita kahit napakaliit na ano mo. Actually mga kababayan, no, bilang isang gym instructor at bilang isang vlogger, never ko talaga mga kababayan pumasok sa isip ko na gumawa ko ng content about sa pag-gym. Bakit? Dito nga mga kababayan, hindi ko naman sa nila lahat, dito sa mundo ng internet mga kababayan, napakapanghusgang internet. So yun lang mga kababayan, no, kasi dito sa industry namin sa fitness, napakaraming magaling at napakaraming nagmamagaling. So sa akin lang, hindi naman sa ayaw kong babash, una kasi para sa akin kasi yung sa gym kasi pag yun, meron kasing in a way na iba-iba rin naman kasi talaga yung way kung paano magpalaki ng katawan, paano magpapayat, paano magpa-sexy ng ano, paano magtanggal ng taba. So iba-iba yung way, kaya lang kasi sa ganitong industry meron ay mali naman yan, ay hindi naman ganun. Kumbaga sa akin, well hindi na lang talaga, hindi ko na lang yan gagawin. So siguro nandula ako sa takot sumubok, pero which is okay lang, sige. Pero ito nga, si Rendon kasi, nagbibilang naman siya ng motivation kung ano talaga. Kasi isipin nyo mga kababayan na kung talagang sobrang ano yung ginagawa niya, blessed siya, tingnan mo. Sobrang success, sobrang ano yung business niya. Sobrang ito nga ngayon, napapag-usapan eh, sobrang sikat siya ngayon. Well, hindi pa man dumating yung mga ganong punto mga kababayan na nag-viral siya sa ganong sinasabi niya. Eh, sikat na rin naman talaga siya kasi nag-host naman siya eh. Correct me if I'm wrong, sa mga mutant contest, sa mga competition, sa mga bodybuilding, isa siya na minsan naging judge, isa siya sa minsan nagpo-promote, o isa siya naging judge din, o nag-host sa mga ganong competition, which is kilala talaga siya sa fitness industry mga kababayan. So yun lang, nami-misinterpret lang talaga si Rendon. Kasi una sabi ko, disiplina, itanin naman, disiplina lang sa katawan, di ba? So yun lang mga kababayan, na si-share ko mga kababayan, kung bago ka sa channel ko, please support. Paki-like, comment, and subscribe, and ulit po, maraming salamat. God bless po sa atin lahat. God bless po sa lahat ng OFW sa buong mundo. God bless sa mga kamag-anak natin sa Pilipinas. Grabe ang pagsubok natin. See you on my next vlog. Bye.